kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsingawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinakahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mga api sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mga ngahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y mahayag kapag Siyon ay natatag. Panginoo'y mahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sansinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginoo'y mahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan, nang sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataguyan, na mga bilanggo ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Panginoo'y mahayag kapag Siyon ay natatag. Ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pa't ang iyong ngalay mahayag? Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginoo'y mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo na po ang lahat. Anak na butin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao,
Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga tao, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nila na may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Kinesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipakipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng nakakipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maraming paalaala na ibig ipaabot sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Pero isang paalaala lamang ang ating pag-uusapan. Kung mayroon tayong kinikiling sa Panginoon at napakalaki ang ating pananalig na ang ating kahilingan ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, matatanggap natin kaagad ang ating kahilingan. Subalit,
kung mayroon tayong kinikiling sa Panginoon. Pero napakaliit naman ang ating paniniwala na matanggap natin ang ating kahilingan. Hindi natin matatanggap mula sa Panginoon ang ating kahilingan. Kaya ang payo ng Panginoon, kung mayroon tayong kinikiling sa Kanya at ibig natin talagang matanggap, kung tayo ay kumikiling, maniwala tayo ng gusto na ang ating kahilingan ipagkakaloob ng Panginoon at ipagkakaloob sa atin kaagad. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo, kung paanong pinalalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganoon din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ang ating tugon, anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at wari nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Nalakat, tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag-ating
sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay namin na iyusan ng kalugdan at kami ay gawin mo na aking sa iyo ay laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Tayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaibigan, kaloob.
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapagtsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.